yun eh, mukhang magiging question nga po, matutuloy nga ba ito question ni Watanabe bago ang biyahe ni Pangulong Marcos sa Japan sa February 8 dahil ayos sa pote, matutuloy ang pagdinig sa February 7. Wala pang indikasyon kung ito pagbibigyan ba. Sabi nga ng lawyer ni Watanabe ay blind denied na yung motion to dismiss, pero nung sinubukan at kumpirmahin niyan ay tumanggi silang kumpirma ito, tumanggi silang magbigay ng pahayag kung magbigay na nga ng order na nagsasabing talagang dismiss na yung kaso. At yan ang magiging basihan sa pagre-report sa kanya pag wala ng pending case. Tumanggi rin nga i-confirm ng abogado ni Watanabe na siya nga silupi at kung may sinalaman sa doon sa seri ng nakawan sa Japan, itinatangin din ang abogado na may personal lattice sa tungkol sa pagkaka-recover ng mga cellphone sa mga inmates dyan sa immigration detention facility. Dahil ito umano ayon sa DOJ, doon makikita kung talaga bang may link itong mga cellphone, itong mga nakadisen na hapon sa BI facility doon sa serye ng nakawan sa Japan. Kanina to may dalawang babae na dumalo na tumangging kaya ikumpirma kung sila nga ba yung complaint na daban kay Watanabe at isa pang hapon, pero sabay silang lumabas itong abogado ni Watanabe sa korte sa Pasay kanina. So pagbalik natin mamaya to ni sa DOJ, tatanungin natin kay Secretary Limulya, ano ang magiging susunod na hakbang nila? Ngayong hindi pa na-dismiss ang kaso, laban kay Watanabe, meron ba silang ibang opsyon para mapabilis ang pag-deport sa kanya? Para sa Headline Pilipinas, Mike Navalio, ABS-CBN News. Tony? Salamat, Mike Navalio!